Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ako nga po pala si Architect Munar. Isa pa akong licensed architect ng Pilipinas pero nakabase pa ako ngayon dito sa Canada. So last time po ay inintroduce ko sa inyo ang business ng ating isang kaibigan at kasama ko po sa negosyo nung nasa Pilipinas pa ako, ang RA Steel Builders. Ngayon po ay pupunta naman po tayo ng Bawang. I-introduce ko po sa inyo ang Three Kings Enterprises ni Mr. Dante Lago. Isa rin po siya sa mga kasama ko nung ako po ay nagninegosyo sa Pilipinas. Ito po yung kanyang business. Siya po ang may-ari ng Three Kings Enterprises sa Paringa, Bawang, La Union. Nung minsan ay nasa Naguilian po tayo at dumako lang po tayo sa kabilang bayan. At dito po sa Bawang, La Union naman po ang pwesto ng ating isang kaibigan. So, siya po ang isa sa mga pinakamagaling na installer nung nandun po ako na kasama ko sila. Pinakamagaling na installer po sa trusses at sa roofing po. Ang susunod po ay papakita ko sa inyo kung paano nila i-install ang roofing ng isang warehouse. Ang pwesto po niya ay nasa along the highway po ng Bawang, La Union to San Fernando City. So makikita po nyo ang pwesto niya right side po from kung galing po kayo ng Bawang. Yan po yung pwesto niya. At sa harap po ng kanyang pwesto ay meron din po siyang vending machine. Kasi dito na rin po nila binibend ang mga vended accessories ng mga roofing products na ini-introduce or binibenta po nila. Ito po yung ongoing projects po niya ngayon ng installation po ng roofing ng isang warehouse. Katatapos lang po nila ng trusses. At sila na rin po ang nagtatayo ng mga steel beams at mga I-beams. Ito po yung mga in-demand po na poste at mga biga na ginagamit po natin ngayon sa ating mga constructions. Mas mabilisan po ito kumpara po sa conventional method. Ito po ang isa sa mga project po niya ay ang steel deck, installation ng steel deck. Dito po ay makakatipid po tayo ng mga bakal at formworks. Ang kailangan lang po natin ay ang mga studdings at mga supports po sa ilalim. Nagagamitin na lang po natin ng mga scaffoldings ng mga bakal din ng mga tubo. At sa mga reinforcing rebars, makakatipid po tayo. Dahil ang steel deck po ay matibay na at embedded na po siya sa floor. So, mas malayo na po ang distance po ng mga rebars natin. Depende na lang po sa specifications kung ano ang thickness po ng steel deck natin. Yan po yung mga ongoing projects po niya ngayon. So sa mga viewers po natin dyan na nangangailangan po ng roofing products at installer po ng roofing and steel truss, don't hesitate po na kontakin po siya at kayo po ay kanyang matutulungan. Or mag-comment lang po kayo at sasabihin ko po sa inyo kung paano po natin siya makokontak. Maraming salamat po sa inyong panonood dyan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pakisubscribe na po and then pakiclick po yung bell upang sa susunod po nating mga video ay manotify po kayo. Ang inyo pong lingkod, Architect Munar po. Maraming salamat po sa inyong lahat.